trot din na nguya mong maigi ang big yam. Meatballs. Wait, that's a wingman para sa'yo, para makakain ka na maayos ng kikiyam mo. Ito na! Game number 2! Habang umunguya-nguya pa! Pero yan na nga, let's head on to the lineup doon. Tatlo agad dito sa may middle lane. Nakakaramdam yata dito si JP, pero nakita rin naman siya dito. Tago-tagoan, pero simply lang sila dito. Clear agad ng minion wave siya kadidirekta to sa may surface of nila dito. Or dun sa deep water. And on to the bottom side naman, we have MD versus Corgip 19. Dito, clearing up lang ng wave para mas mabilis mag-clear dito agad si Corgip 19 ng minion wave niya. Nakikita natin yun. Dito si Illumina, patan niya doon si Tam, so hindi rin siya masyado lalabas agad ng tore niya. And we have JP targeting Chester. Chester might fall down yung kasunod sa mga dito. Uy, first blood pa nga, binigay agad kay Shenzo. Pero dito sa nalikod, Evie might be the next target. And Majo has taken down the hill. Yawi ng Pinas, yawi ng mundo. Boom! Arrow! Agad, abisal arrow. Isa pa. Wish to work na hinahabo dito. Nag-Orbit 19, JP, pakunas ka pa mga nagkakasubukan. And it's a double kill po kay H2O. Turn around pa yun na kasi dumating dito yung si Chester, siya kasi MB. So this is a chance na mag-regroup muna dito ang King Kings. Disengage na lang muna. Focus on their own box na muna. Maganda yung ginawa so, dito ni ano ah. H2O, 2 kills. As early as 1 minute, nakadalawa siya. Plus the Bounty Hunt Emblem. Yes. Maganda yung start ng side dito ng next play Predator. Tapos, na-pick off nila si Semi. Which is yung core hero nila si Bruno. Yes. So napigilan agad muna yung pag-scale up dito kasi kanina naka 1-0-2 pero dito na knock up na dito si JP, masyado siya makunat din. Pero dito, May tinapay pa si Baymax, ipinapakita pa sa camera. Napaka-juicy talaga tignan dito ni Baymax. Pass na yung spark kami lalo. Thank you Baymax at nandiyan ka para dito. Ayan, araw! Pero dito, abisan araw, hindi rin naman nag-connect, clicker out lang dito. Si ating MB, yung targeting lang dito sila Majo, pero gusto niya takunin dito si MB, pilit na hinahabol. Umuwi ka sa inyo, hinahanap ka na ng manay mo, tama na tago-taguan. Pero papalag ata, ang next play Predator Solid, dito sa bottom, onto the mid, look at that, JP, disengage, and H2O, the rest of the gang, going in for the mid turret. Ang ganda ng trap position pala dito ng King Beans. Yes. Kaya pala wala silang takot na mag-gap sila, counter gap. Naka-ready na pala yung vision nila. Tignan mo yung pwesto mong trap. Mismong mapa. Turtle Resurrected. Direct, pero makikita natin dito habang inahantay natin si... Arrow? Si nag-connect ang Arrow dito ng ating si Lina. Securing muna sila dito ng Panampian buff or rather the orange buff dito. Turtle up for grabs, nag-aantayan lang sila muna dito. Hindi na rin naman nag-connect. Yung arrow doon, yung abyssal grab, nag-connect kay Yawi ng mundo. Uy, walang nanak. Secured din ang serpent buff dito. Yawi ng mundo, gusto yata pumalag. And ako na akaw! Nakasip kasi, good jump for the side of next wave Predator Solid. Pero look at that, dragon form. Knock-up after knock-up, zone out. Wala nang buhay ang kanilang Bruno dito. Going for the disengage and the rest of the King Beans. And papalagpago, forward ang yawi ng mundo. Hindi pala yawi ng Pinas na to. Naging yawi na ng mundo. Yawi ng mundo dito. Nanaka pa nga dito si Majo. Back away, pero it's not enough. Feeling free for that flood. JP, Corbett 19 trying to back away. Pero last insanity under the turret. Hindi rin naman na-takedown doon si Corbett 19. Masyadong maraming resources din yung ginamit nila. Pero sa Illumi mo nga, may masamang balak. Pero naka-retribution dito yung flood natin. So na-secure na dito yung turtle buff. Talagang papalag ito kung papalag. May turtle buff to eh. Masyadong masakit. Abyssal arrow, hindi rin naman nag-connect. Secret docking gawin, nakuha na natin yung gusto natin. Nakapitas ng isa, focus na tayo on the objective. Yawi ng mundo, may masamang balak. Uy! Hindi na ako nanakap. Yung minion lang ang nanakap na dito. Ay, nananayakap pa! Yun lang, lumakap siya doon. Kahit hindi niya na knock-up, lumakap siya sa cover doon sa dalawang yun. Pero it's not enough, hindi rin naman na nakill. Pero nakasecure sila ng isa pang objective. Ang ganda nung recall na bago pala. Nung una, kala ko maliit lang yung recall eh. Pero ang ganda nung bitawan dito. Look at that ejector for the side of Kingpin. He tried to catch Glorious Pathway. He slow things down pero sustaining. Eto na si Bruno Semi. That's a good backup para sa Kingpins. Score natin 4-4 pero yung 100% na kills na kay H2O plus the bounty
The Bounty Emblem. Yes, at hindi pa nila ito napapatay. Ah. Medyo nakakatakot na rin ito. Ah. Semi-securing the Pian Duke or their Orange Black Rider. Pero dito, ah, liawin ng mundo nakikipag one-on-one kay Majo. Sinasala niya muna yung mga abyssal trap na nilalapag dito ni Selena. Pero mabilis man din naman kasi yung city nun. So it's useless na rin muna dito. Pero dito, naispata nila si JP. Ah. Umasod lang ng kaunti dito si JP dun sa nilalapag sana na pang-wards din doon. Maliwag. Yawi ng mundo. Oh, bubuelo na nakap na dito. Yeah. Si JT niyakap pa nga sa may pagdara-tara na dito. At si COVID-19, unstoppable na si James H2O2 na iwan pa nga. Kaya mga flicker in pa dun si pare. Ayun, lasing sanity sa likod. Sabi may paapoy pa nga. Medyo nagulat ako sa ginawa ni H2O. Akala ko naka-ano siya. Naka-purify. Tumalun siya dun. Kinain siya eh. Yun nga, mahuna siyang na-pick off tuloy doon. So, nawala ng damage dito. Sila yawi ng mundo. Kaya napilitan sila mag-back away at mag-push na lang dito ng minion wave. Exactly. Ayan ah. 7-7 ang ating score in favor of Next Play Predator Solid. Objective 3-4-9 lamang ang Next Play Predator Solid. Plus, makakakuha pa kaya dito. May glorious pathway na pwede kumita. Gagawin buwe-buwelo dito. Si Yawi ng Mundo. There you go. Tumalo na dito. And walang mangyayaring clash. Please engage ang gusto ni JP. Mm-hmm. Glorious Pathway kinumit para tumakas. Alam na ng Next Wave Predator Solid na pwede silang gumo. Walang slow na manggagaling sa Kingpins. Cooldown pa to. Lalo at matapang talaga pumalag dito sa H2O. Nakuha niya yung third drop niya. Parang katumbas niya talaga. Isang damage yung Torre. Nakita naman natin dito. Corbett 19 onto the back lines. Pero pinipilit siya. Baril-barilin. Bang-bang-bang from H2O. Pero dito BMI palapit. Pero simply backing away na. Pero dito sa MD. Sa red and back top lane. Nakakuha ba ng ano? Ng red? Ng orange direct? Pala? Hindi. Nakadito. Hindi na nanakaw. Direct? Kala ko, ayun nga, no, wala. Baka joke lang. Ayun, kare-respond lang. Nagsuntukan lang sila doon. Akala niya lang nandun agad. Oh. Napaaga yung pag-invade doon ni MB. Pero dito, nasecure na ni Semi kasi binabala ka sa si MB. Pero COVID-19, nagbigay na naman yung cool doon kay H2O. Nakaya makapasok. Mado, it's a double kill for H2O. Sapo! Pero mauhuli. Yawi ng mundo, naging yawi ng Pinas dito, na downgrade siya doon kasi nahuli siya doon ng ating Johan. Ang ganda ng ginawa ni ano doon, ni H2O, pero mas maganda yung ginawa ni Illumi, si Johan. Yes. Inabangan niya kung saan pabalik and automatic, walang ligtas dito si H2O. Habang ang laki ng space na nabigay nila kay MB, having that space, muntikan pa niyang ma-push itong topside and dragon form. And there go, pop ang kanyang immortality dito. Disengage using the last insanity. Chester Pulado as well against Yuzong. Tumalon na dito. Chester will fall. Hindi pa tapos. Flicker out. Norris Pathway kinumit na rin. May kasama pang invade dito. And nakuha na nga si Thumbs. Pumapalag pa dito. Next Predator Solid. Ejector na nagmintes. And now they're able to get the purple buff. Kingpins doing a great job to fight back despite of the deficit. Ay, nangalayakap pa nga dito si Yawi ng pero dito, kita mo JP! Oh my gosh, busy internet! Masyadong dalawa siya sa mga misyoto! Pero napatay pa rin nga. H2O trying to back away at nagtagumpay lang din naman. Nakita mo pala kami agad kahit sa nag-blazing duet, masakit kasi. Naging useless din yung Tyrant's Rage doon ni Yawi ng mundo kasi siya yung off doon sa may band ng bush area or bush zone. Nang next play Predator Solid. Oh my gosh. At nakasecure pa ng turtle back dito si Shemi. Pumapalag na rin. Oo. Medyo tahimik ko ano ah. Tinitignan ko si Chester yung ano niya. Yung teleport niya medyo hindi pa nakikita masyadong ano ah. Magandang bitawan. Tsaka Prof B na kawin of nature na rin kasi Shemi. So pagka nagkaroon ng Blazing Duet dito sa H2O, pinipindot na ina-activate niya yung Wind of Nature niya. So nababawasan na lang yun. Ina-active sa kanya yung Wind Shot. Pero layo na, ejector siya na pakasok na yun. Si Rene J at naka-mega kill pa dito, si Shemi. It's a 625 ADA na bumabawi na siya kanina sa early na medyo nabubugbog sila dito na next play Predator Solid. Ganda ng Glorious Pathway sa kitna mismo. Sige, Prof B, ayan na nga. Dragon.
form dito to zone out H2O. Look at the Blazing Duet. Pinakagat lang pala right after mawala yung dragon. Blazing Duet niya. Pinagbaba rin niya sa mukha. Muntikan tamaan ng arrow. And si Yawi doing a great job checking that bush. 11-15 in favor of wala pa. Pero from the recent clash, nasabi ko na panalo ang yeah. Kingpins that one. Ang ganda kasi ng Glorious Pathway. Yes. Kung saan sila papalik, napaapak sila sa carpet eh. Natanggal din nila agad si Chester, so walang ano surprise factor na magiging teleport doon. Oh. Kumbaga. Pero dito buhay na targeting Vector. After the top lane, si sinahabol dito si Emmy, pero ayun na eh, depensang dragon na muna sila dito, makikita natin ah. Ini-spotan na, ang ganda na ginagawa rin ni Selena. Ayun! At silpunan Abisada, pero dito nakahuli pa ba? Nakatanggal na sila dito ng Glorious Pathway, pero di na Shemmy. Kasi Sanity! Pumasok pa nga dito. Eh, shito, wala kami sa Blazing Door. 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 Dito, pero walang nabawas dun sa next Predator Solid. Ang ganda nung ginawa nung ano, nung dragon, tinakot si H2O. Yes. Puntigan sila lahat dun, ha? Yes, naging pulahan sila doon pero hindi na rin kinumit agad. Kasi nag-ano na eh, nag-DMA out na agad doon sa H2O eh. Kaya pa sana pumalag doon. Eto na, going in, it's only a trap. Look at the hatak, trying to hold. Medyo naging greedy si Illumi doon. Guys, kung titignan nyo kanina, 2-2 ang standing ni Semi, yung Bruno. Ngayon, 7-2 na. It means na nakalima siya. Up until lang, hindi pa siya napaparag. Uy, may TP na, nasa na! Ayun! Nabigla sa likod! Nakita natin si Manjo. Napatay pa nga ang taga-bigay ng information sa 8 minutes. This is a chance for them to take the Lord. Mukhang tutuloy lata dito. Pero dito si Corbip 90 pinagkakaisa ng dragon. Is this the Dragon Slayer? Ayun! It's not enough. Makikita natin lang yung sanay dito. Numit na dito. Si Envy pero napatay dito si Corbip 90. Naka-master kill pa nga dito si Shemmy. Aba nagkakaroon clash doon sa may bottom na hindi mas... Pero si Renegade hindi yata kumapayag. Makikita natin dito masyadong makati ang damage. And it's a double kill pa nga kay Shemmy. 9-5! Shemmy! Masate! Ang ganda ng ginawa dun sana ng next prey predator. Yes. Kaso, mas maganda naman yung counter ng Kingpins. Yung dragon. Yes. Kung makikita kasi natin yung Dragon Slayer sana. Matag ko si Ilo, masyado kang sabi natin. Pero nandiyan naman na sila Semi. So I think masyado ng ano eh. Pipilitin na nilang mabasag to. Nakano ba? Naka-English yung ano? Expert? Hindi, si Louie yung naka-necklace. Ay, naka-necklace sila parehas ng export. Inunan niya necklace. Kasi para hindi sana makasustain yung dragon. Dalawa naka-necklace, guys, ha? Yes. Tingnan natin kung paano natin gagawin to ng ano, ng next prey predator. Solid arrow will connect. Pwede siyang pang-book dito. Look at the damage coming from the Miss Buyo. Disengage siya muna. Pero makikita natin na yung minion wave dito ng Kingpins, inangat talaga nila ng husto. Habang minanakaw pa nila yung ipong buff sana doon, tsaka securing their own buffs na muna. Yung purple buff dito, si DJ Luyo pala. Sa type next day, pwede doon. Si DJ Luyo. DJ Luyo, ayan ang nagagig. Naka-secure naman dito ng buff safe, so it's a good thing pa rin. Nakikita natin dito, naglalatag lang dito ng abyssal trap si Selena. Nakaangat na nga, clearing lang muna ng minion. Oh. Ang ganda ng combination ng ni Kaso na counter talaga yung dragon para sa ganun. Napakakati ng dragon. Sabi dito na please Jarrell Lau dito sa comment section natin. Oo. Oh. Kailangan ano, tulad nung yes. Kaninang ginawa nila, inunahan lang nila yung dragon. Which is yung, yes. Yun yung kailangan problema. Wala silang pang huli. Compare kanina na meron silang kadyang dumakot eh. Sa dragon. Oh, yun nga. So makikita natin dito Yawi ng Mundo. Teleport! Na dito, pero ayun yung dragon! Pumasok yung dragon, nakikita natin dito sa H2 ng dragon dito. Sino po? Lahat ng Kyder maging exit. Napapag nila dito na gano'n naging useless. Dito, pero yung mga yung mundo mukhang nakabagsak pa nga dito. Going in. Scornbeep 19 mapagmahal. Inusunog. Trying to sustain ang kanyang sarili. Pero naka-ano to ha? Naka-necklace yung kasama niya dito. Basag ang top. Go-go sila dito sa mid. Look at that killing spree. Pero MB trying to defend whatever takes. Game 2 goes for a side.
Okay, so mukhang propetina na nga ako. Victory!